So ito mga ka-mercs, na-try ko ito bago ko baklasin. Sobrang delikado niya na talaga yung pinaka-steering niya. So hello, what's up mga ka-mercs? Today, meron tayong si Sir Bisan. So, nakilala ko si Sir sa through Facebook, then kinoment niya sa YouTube, then nagtiwala siya sa akin na magpagawa ng motor niya. So yung mga ka-marks, may meet up natin siya. Pwede na ba yan? Pwede na. Sige, ano na natin para matapos tayo ng mga gagawa. Wala naman lakad. Wala. In-schedule ko talaga kasi pahinga. Hello, what's up mga ka-mercs? Nandito tayo ngayon sa aming bahay. So ito si Sir Medwill. Ayan, na-meet up ko na siya. Tapos start na natin gawin yung kanyang motor. Ito, naka C2S din siya. Ayan, so makapanood, shout out sa mga fellow riders natin. Ang gagawin natin sa kanya, ipalitan natin ang knuckle bearing sa tipos, tapos then timing, bulb timing, then check na natin yung mga additional natin pwedeng i-add sa kanya para naman safe si Sir sa pag-rides niya. So yan mga ka-mercs, stay tuned tayo dyan. So ayan mga ka-mercs, another tips tayo sa pag-ikot ng ating magneto sa ating timing. So make sure lang nakatanggal ang ating spark plug para naka-loose lahat ng compression na manggagaling sa ating piston. At ma-release natin ng maayos ang ating magneto at maitapat ang timing mark. So ito mga ka-mercs, mahalaga to dahil para matanggal yung mga abuhabuhangin tsaka yung dumi na nasa ibabaw para pagka in case na magbaklas na ako, hindi na siya papasok sa mismong engine. Then isa rin pala to mga ka-mercs sa sinasama ko pag nagsiservice ako sa mga motor na ginagawa ko, yung pagdidegrease ng ating engine. Kasi pag once na gumawa talaga ako, dapat talaga malinis muna bago ko baklasin yung mga nut at saka bolt sa head, kasi ayoko na marumi magbaklas kasi may possible talaga na pumapasok yung mga dumi. Tapos ito, may sarili akong degreaser na ginagamit talaga yan, formulated yan. Tapos hindi rin nakakaano yan, nakakakalawang, hindi rin siya nakakaputi sa mga black tulad ng kahit sa pipe, hindi rin siya nakaputi. Ayan, lang organic ang gamit. Tulad nga na sinasabi ko mga ka-mercs, sinasama ko talaga yan sa paggawa ko dahil minsan na lang din baklasin yung pinaka ating engine. So why not na hindi ko linisin na maigi para naman sulit yung bayad at sulit din yung service fee natin. At mahalaga din kasi talaga yung malinis talaga yung makina bago natin ikabit para sulit na sulit. At sa next tune up ulit, hindi siya masyadong marumi.
So ito mga Kamerks, naluwagan na natin ang ating screw valve. So gamit lang kayo ng 10mm na wrench o kaya T-wrench at sukatin nyo na yan. Pwede nyo nang i-pillar gauge siya. Tapos tips lang din pala, kailangan nyo din pala talaga dyan ng special tools yung pinaka pang-ikot sa screw valve. Hindi mo makukuha yung pinaka clearance niya. Kaya pagka ganyan, pagka ito pinapasok ko, pag pinasok ko yan, nakita mo pumasok, diba mabilis. Ngayon, babawasan ko pa yan. Mararamdaman mo yung hagod. Ano? Mga ganun. Kaya pagka yung FN timing po, makikita mo yun. Ayun o, makikita mo yung clearance. Yung iba, tinatandyan nila sa kamay. Kasi nararamdaman nila eh. Ayan, pag ginawa mo ito, sige, try mo. Paangat, makikita mo yung alog niya. Ayan, dapat ganyan siya. Kasi yung iba, pag mararamdaman mo, pagka yung engine mo nahirapan na start, tukod. Tukod yun dito. Ah, ganun. Masyadong dikit? Oo, masyadong dikit. Kaya dapat may clearance talaga yan. Tsaka, makikita mo yung timing dito. Napapakita ko yung timing sa'yo. Dito pala yun nga dyan sa gitna. Yan. Dapat sabay. Mm-hmm. Sabay yan. Yan, tiyan mo. Nigpitan ko na. Oo. Smooth siya. Kaya baka siya ng intake yan eh. Tsaka exhaust. Dalawa yan. Basulan ng sukat. Kaya basukat. Ito 0.6. Yung sa ano, 0.8. Mas malaki yan eh. Then dito rin mga kamerik sa paglinis ng carburetor, gumagamit din ako ng degreaser. Ay, hindi ako gumagamit ng gasolina kasi mabilis din siya matuyo eh. Malilinis pero hindi nyo natatanggal yung dumi sa labas at saka sa loob. So ayan, nagamit ko degreaser talaga sa paglilinis ng carburetor. So ayan, pati nozzle nyan, lahat, pati jettings, binabaklas ko yan. Tapos floater, linis, then pati sa pinaka ano nya, piston. So ayan mga Kamerks, binubugaan ko na lang din ng pinaka air pressure natin. Gamit natin yung compressor para malinis yung pinaka nozzle ng mga jettings niya, pati yung daanan ng gasolina. So mga Kamerks, marami nagtatanong sa akin sa messenger kung ano bang pinalilinis ko sa aking carb. Gumagamit ako ng Mag 1. Tapos ang panlinis ko talaga dyan, ito pag nagbabaklas ako is degreaser, tapos ang pambanlaw ko tubig. Tapos another na lang yung pangbuga natin ng compressor para malinis yung mga nozzle niya, yung mga daanan ng hangin at gas. Then another tips tayo mga Kamerks, sa pagkabit ng carburetor, iwasan mawala yung pinaka-gasket na nagduduktong sa manifold at yung carb, yung between gasket dyan. Kasi pag wala yan at may singaw yan, doon magpupuputok yung pinakatambutso nyo. Kasi pagkasingaw yung pinakadaanan ng manifold, yan, magsisingaw yan. Tsaka dapat mahigpit lahat mga Kamerks. RPM lang naman eh. 1000 RPM lang ako. Present tayo. Mababa. So yan mga Kamerks, na napansin nyo, buo ko siya binaklas, pati yung pinakatipos na nakadikit pa sa kanyang shock.
So humingi na ako ng tulong kay Zer para maikabit natin yung pinaka-tipos niya sa may mismong chassis. So yan, thank you sir! Then mga kamarks, ito yung knuckle bearing na pinalit natin. Ang gamit natin is pang TMX155 knuckle bearing. So yan, bago nyo ilagay, make sure lang na lubricant siya na ang grasa. O kaya lagyan nyo muna ng oil tapos then grasa para mas maano siya, mas makapit tsaka mas smooth. So yan mga kamerks, nabaklas ko na kasi yan. Tinanong ko din si sir kung gusto niya i-lowered yung kanyang shock na C2S niya. Ang gusto niya talaga is standard lang kasi mas komportable dyan. Pag mga ganyan trabaho mga kamerks, pwede kong isabay yan pagka isang kabitan na lang din. Mga kamerks, shoutout muna tayo sa mga fellow riders natin na nagko-comment at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. First, si Chris Motovlog, Christine Mapili, MacTV, Tata Nebris, Drake Byron, and Family Diamson from Pangasinan. Thank you so much. Kamote by name, Pasian Kamlin Sangan, TJ Sinaon, then Ronel Jordan. So, thank you so much mga kamerks. So ayan, what's up mga kamerks, sana nakatulong yung video ko na nagawa na tune up. So hindi ko na nabidyohan yung final result pero okay na okay kaysa rin yung ginawa natin tune up tsaka yung paglilinis lahat. Nabalik na natin yung sigla ng kanyang C200S. Hindi talaga ganun yung unang takbo niya, sobrang yung pinaka-steering niya kumakanta. Oh no! Sobrang delikado nung na-try ko yung motor niya din, sobrang lata. Oh no! Yung motor niya. At yun, simula nun, nagawa ko na siya. Sobrang okay na okay kay Sir Melvin. Eto mga kamerks, abangan nyo yung mga MIUI 125. So mag-upload din ako ng another timing, yeah! At tips para sa mga MIUI 125 para makatulong din ako sa mga M3 users. So yan, shoutout sa inyo mga ka-M3. So yan, thank you so much for supporting Max Motovlogs.